Inilunsad ang lokal na pagpapatupad ng Duterte Legacy Barangayanihan Caravan towards National Recovery na pinangungunahan ng Bislig Child Protective Services dito sa Bislig City, Surigao del Sur. Ang programang ito ay isinagawa sa pamamagitan ng serye ng mga serbisyong inaalok sa kaganapan. Ang matauhan mula sa iba't ibang tanggapan ng non-governmental organization sa lungsod ay nagbigay ng mga magagamit na pangunahing serbisyo sa publiko. Kabilang sa mga departamento at organisasyong lumahok sa aktibidad na ito ay ang City Mayor's Office kung saan sila ay nagbigay ng tunog pinansyal. Nag-alok ng medical consultation at bloodletting ang Provincial Health Office kasama ang City Health Office, City Advisory Council kung saan nagbigay sila ng food packs at health kits sa mga benepisyaryo. Nagbigay din ang Bislig City Eagles Club ng food packs at health kits, United Composite Genuine Guardians Brotherhood International Incorporation bilang mga donor ng dugo at ilang pribadong sektor na taus-pusong nagbigay ng tulong pinansyal. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ng Philippine National Police Bislig ay nagbigay ng food packs, school supplies, sleepers, health kits, feeding program, police clearance, police assistance desk, women's and children's desk, at iba pang serbisyo ng PNP tulad ng libreng gupit. Ang kabataan kontra droga at terorismo at kabataang makadagat dahil sila ay pinakilos din bilang isang manpower para sa security coverage at tulong sa panahon ng aktibidad. Tumutulong sila sa pamamahagi ng food packs, chinelas at feeding program. Umabot sa kabuo ang bilang na 150 benepisyaryo ang nasabing aktibidad. Binubuo ito ng mga tricycle drivers, person with disability, at selected children ng Barangay Mangagoy ng Manggawang District Porok 1A, kasama na rin ang blood donors. Matagumpay na naibigay ng bawat tanggapan ng gobyerno ang kanilang mga serbisyo sa pangkalahatang publiko. Mula dito sa Bislig City, para sa Eagle News, Marmy Oliveros, we live in interesting times.